Magandang araw, narito tayong muli sa huling prosesyon dito sa Gasan Marinduque. Sinulit ko talaga ang pagkakataong ito dahil talaga namang pag Biyernes Santo, ganito karami ang mga sumasama sa prosesyong ito. Kaya ngayong Biyernes Santo ay magkasama ang Roman Catholic at IFI or Aglipay. Ang Biyernes Santo ay isang sagradong araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes bago sumapit ang Pasko ng Pagkabuhay. Isa itong natatanging araw dahil inaalala nito si Jesus. Naniniwala ang lahat ng mga Kristiyano na namatay si Jesus Kristo sa krus para sa mga kasalanan ng mundo. Kaya tinawag itong Mabuting Biyernes. Nangyari ang kaganapan mga malapit sa 2,000 taon na ang nakararaan sa Kalbaryo malapit sa Jerusalem. At tinatawag na krusipeksyon ang pagpako sa krus ni Jesus. Kadalasang sinasagawa ang mga natatanging mga serbisyo ng pananalangin sa araw na ito na may mga pagbasa ng pangyayari o salaysay sa mabuting balita hinggil sa mga kaganapang humahantong sa pagpako sa krus. Sinasabi ng pangunahing mga simbahang Kristiyano na isang kusang kilos ang krusipeksyon ni Kristo na ginawa ni Jesus para sa mga nananalig sa Kanya. At dahil dito, kasama ang muling pagkabuhay o resurreksyon niya sa 3rd araw, nagapi ang kamatayan. Ang Biyernes Santo ay dinadaos mula pa noong 100 CE or Christ era, ngunit ilang taon din itong idinaraos na walang kinalaman sa pagkamatay ni Jesus, kundi isang payak na araw ng pag-aayuno. Mula noong 4th siglo ay nalarawan ng Apostolic Constitution ang araw na ito bilang araw ng pagluluksa at hindi araw ng kasiyahan. Hanggang araw na ito ay tinawag na patch or passage of the crucifixion. Mula noon, ginugunita nila ang araw na ito bilang araw ni Jesus ay dinakip at nilites. Siya ay inilipat sa kamay ng mga sundalong Romano upang ipabugbog at latiguhin. Isang koronang puno ng mahahaba at matatalim na tinik ang tinusok sa kanyang ulo. Si Jesus ay napilitan ding magpasa ng krus sa labas ng syudad papunta sa burol ng bungok. Nang hina siya ng gusto matapos siyang bugbugin at isang lalaking nagngangalang Simon na mula sa Cyrene ang hinugot mula sa mga nagmamasid at pinilit na ipabuhat ang krus ni Jesus. Pagdating sa burol ng bungo, si Jesus ay pinako sa krus kasama ang 2 pang kriminal na nasa magkabilang tabi niya. Isang karato lang ikinabit sa ibabaw ng krus na nagsasabing hari ng mga Hudyo. Kaya naman mga ka-updates, ang araw ng Biyernes Santo ay para sa pagunita ng pagpapasakit ng Panginoon, ang kanyang ginawang pag-alalay ng kanyang sarili para sa buong sangkatauhan at ang pagpaparangal sa krus na banal. Sa sobrang haba ng prosesyong ito, natapos ang napakahabang prosesyon ng mga IFI o Aglipay at ngayon naman ay sinusundan agad ito ng mga Katoliko na kung saan mas marami ang nakiisa. Naayon nga sa aking unang dokumento, noong Miyerkules Santo ay magkasabay na sila ngayong Biyernes Santo. Kaya naman, sobrang dami ang mga namamanata rito at upang gunitain na rin ang Semana Santa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon ko lang nasaksihan ang ganitong pagdiriwang, titindig talaga ang balahibo mo kung maririnig mo ang mga ito ng aktwal at malapitan, nakakapangilabot ang lakas ng mga tunog nito. Kaya naman nakakatuwang pagmasdan ang mga gasenyo na namamanata rito. Kaya naman sa ating mga manunood, ginugunita ang posisyong ito, ang pagkamatay ng Panginoon na nagpapakita kung paano nakiisa si Kristo maging sa pinakamapait na karanasan ng tao. Para sa kaalaman ng lahat, nagsisimula ang prosesyon pagkatapos ng pagdiriwang ng pagpapasakit ng Panginoon sa hapon ng Biyernes Santo. Pagkatapos ng maikling panimula at panalangin sa patio ng simbahan, lumiligid ang prosesyon sa parokya.
Ginaganap pa rin ang pagpapakilala sa mga imahen sa mga itinakdang kubol sa daraanan ng prosesyon. Ang hanay ng mga imahen ay binubuo ng mga sumusunod. Si Jesus sa kandungan ng kanyang ina, San Jose ng Arimatea, San Nicodemo, Santa Veronica, San Cleopas, San Lazaro, Santa Marta, Santa Maria ng Betania, Santa Juana ni Cusa, Santa Salome, Santa Maria Cleofe, Santa Maria Magdalena, San Juan Evangelista, Berheng Nagdadalamhati, Santo Entiero, Santiago anak ni Zebedeo, San Matias, Santo Tomas, Santiago anak ni Alfeo, San Mateo. Idinungaw rin ang imahen ni Poncio Pilato. Ang aking mga nabanggit ay isa lamang sa mga kalimitang nakikita natin sa mga prosesyon. Pero marami din tayong mga nakikita tulad ni na Mateo, Mark, Lucas at John at marami pang iba. Kaya naman mga ka-updates, kitang-kita nyo naman kung paano magkaisa ang mga gasenyo. Sa lahat ng mga nanonood ng video ito, nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Nawa'y lagi nating alalahanin ang pagsakripisyo sa atin ng ating mahal na Panginoon para sa ating lahat. Kaya naman, palagi nating tandaan na ang Semana Santa ay isang mahalagang komemorasyon na malawak na sinusunod dito sa Pilipinas at ng karamihang Pilipino bilang bahagi ng tradisyon. It is very important to remember our Lord Jesus Christ, who died for all of us that we might live with Him. Most of the people spend it as a long weekend or holiday break. But for me, Holy Week is to spend time with God and a time of remembering God's goodness in our lives and in our families. Kaya naman sa lahat ng mga nanood sa videong ito, pwede mong i-like and share. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa mga susunod na videos na ating i-upload, abangan palagi dito lang sa DJ Val Vlog. Thank you for watching.